Hello everyone, this is your techie professor, Prof. J, or Dr. Jovert, or whatever you call me, just call me Pogi in the Jovert. So ito po ang inyong professor, si Dr. Jovert, mga kaibigan. Welcome back to my channel para sa isa na namang kapanapanabik at makabuluhang e-learning video para sa inyong lahat. Pero bago yun, panoorin niyo po muna ito. So ladies and gentlemen, as promised, I'm going to give you another e-learning material which is from a report of my student. English pa kasi. Mga kaibigan, ay inihahandog ko po sa inyo ang isang ulat ng isa sa aking mga mag-aaral na nagpapakadalumhasa sa Filipino at tatalakayin niya po sa videong ito ang iba't ibang uri ng batayang kilos sa pagsasagawa ng dulang pang-entablado. At pagkatapos po noon ay may papanood po siya sa atin, magpe-perform po siya ng monologo para i-emphasize po kung ano po ang ibig sabihin ng mga batayang kilos pong ito. Kasi syempre, pag nagsasadula po tayo, hindi pwedeng puro lang tayo facial expression. Hindi lang po pwedeng puro tayo costume. Mas mahalaga na tayo ay kumikilos o gumagalaw sa ating entablado nang sa ganun ay magkagalugad natin ang buong entablado bilang pangunahing tagpuan ng mga tauhang nagsisiganap sa dulang ating mapapanood. So, huwag na natin pong patagalin mga kaibigan. Alam kong excited na po kayo para panoorin at para matuto sa ating bagong webinar o bagong e-learning material o bagong online report, whatever you call it. Tinatawagan na po natin ang SK Chairman ng Barangay Bagawang Pandan Catanduanes, Filipino Major na nasa ikatlong taon, si Ginoong Binibini. Okay, Ginoong Jeremiah Iubra. Panoorin po natin ang kanyang pagtalakay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po, kumusta po kayo? Alam ko naman na nasa mabuti kayong kalalayan. Ngayong araw ay tatalakayin ko sa inyo kung ano nga ba ang walong saligan ng kilos. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang salitang kilos. Ang kilos, ito ay tumutukoy sa mga kilos na nagaganap sa tao. Ito ay natural sa tao. At ito ay maaaring nakapokus sa kalikasan o ayon sa kanyang interes bilang tao. Maaari ang kikilos ng tao sa isang dula ay mayroong ipinahihiwatig. Katulad na lamang ng di-verbal na komunikasyon. Halimbawa sa simpleng pagkaway. Katulad din sa dula, ang mga kinikilos ng mga nagsasadula ay may itinatahiwatig na mensahe na bagamat hindi ito ginagamit na ng salita ay nauunawaan at nauunawaan natin ang ibig iparating nito sa pamamagitan ng kilos ng tao. Ayan. Nakuha niyo na po ba ang ibig sabihin o ano nga ba ang kahulugan ng kilos? Ngayon, dumako na tayo sa walong saligan ng kilos. Ang una ay ang hampas, habupit o hataw. Ito ay isang pagtama ng isang bagay sa isa pang bagay. Maaari din itong nangangahulugang pagsapol sa isang bagay o isang tao. At ang iba pang kahulugan ng salitang hampas, hagupit o hataw ay kung paano magsalpukan ang mga tauhan, kung paano ipinapakita ang isang kilos at kung paano ginagawa ang isang kilos. Sunod ay ang tinatawag na suntok. Ito ay isang hampas o patama ng kamao. Ito ay isang kilos na kung saan inaampas o ginagamitan ng kamao. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ang pagkagalit ng isang tauhan. Mapapansin ito sa dalawang lalaking magkaribay sa isang babae na sila ay nag-aaway. Maaaring doon papasok ang suntok dahil sila ay magsusuntukan. At higit sa lahat, ang kilos na ito ay kadalasang makikita sa isang away o gulo, lalo na sa tagpong nagsipag inuman ang mga tauhan at may di mapagkasunduan. Naintindihan niyo po ba? Ang sunod naman
ay ang tulak o diin. Ito ay isang pisikal na puwersa ng tao. Maaaring ito rin ay isang kilos na nagpapakita ng pag-iwas, pagkagalit, at panglayo. Ang sunod naman ay ang pilipit. Ito ay ang pagpigil ng kilos o pagpipimpi. Ang sunod naman ay lupang. Ang lupang ay maaaring tulala o wala sa kalagayan at ito ay ang pagpapakita ng kawalan ng interes sa isang bagay. Sunod, tapik. Marahang dampi ng palad o mga daliri sa balikat o likod. At kung ating bibigyan ng kahulugan sa isang dulap, masasabi natin ay ang tapik ay isang teknik. Kung halimbawa, ikaw na ang magsasalita o ikaw na ang gaganap sa isang karakter. Kasi pag pinapik ka, ibig sabihin, ikaw na, nasa'yo na. Ikaw na ang magsasalita. Ito ay isang tekniko paraan. At higit sa lahat, ito ay makakatulong upang mapaganda ang isang dulap. Ang sunod, dulas. Sabi daw, ito ay aksidente o pagpapakita ng clumsy o walang ingat. At ang huli ay ang wisik. Ito ay isang gesture na kung saan makikita mo kung anong uri siya ng tao. Makikita mo kung siya ay mayaman o mahirap o makikita mo kung ano ang kanyang identidad o kasanaan bilang tao. Ayan, siguro nakuha niyo na at naisalaysay ko na at nabigay ko na walong saligan ng kilos. Ngayon, dumako na po tayo sa katangian ng kilos. Katangian ng kilos, bilis. Maaaring ito ay mabilis o mabagal. Sunod, bigat. Maaaring magaan o mabigat. Sunod naman, ang direksyon. Maaaring ito ay tuwid o baluktot. Uulitin ko po, ang katangian ng kilos ay bilis, bigat at direksyon. Ayan, siguro nakuha niyo na kung ano ang aking mga naisalaysay. Ngayon ay dumako naman tayo sa katangian ng pagganap. Ang unang katangian ng pagganap ay ang tinatawag na pagiging panatag. Ang pagiging panatag, ibig sabihin, pagiging komportable ka sa isang bagay na kayang-kaya mong gawin ang bagay na ipinagagawa sa iyo o isang karakter na pinagagawa sa iyo. Na ibig sabihin, kung isa kang bida ay kinakailangan mong gampanan ang pagiging bida ng panatag na walang kinikilingan. At kung ikaw naman ay kontrabida, gagawin mo ito ng panatag sa iyong puso at sa iyong sarili nang sa iyon magampanan mo ang karakter na ibinibigay sa iyo sa isang dula. Sunod, katapatan at paniniwala. Pag sinabi yung katapatan, ito ay tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa tungkulin mo, tapat ka sa isang karakter o tapat ka sa tauhan kung ano ang binibigay sa iyo. At ang paniniwala, naniniwala ka, nakakayanin mo, naniniwala ka na kaya mong gampanan ang karakter na ibinibigay sa iyo. Sapagkat ito ay isang paraan upang ikaw ay maging isang ganap na aktor kung ikaw ay mag-aartista. Ang katapatan at paniniwala ay magsasabi ikaw ay tapat kung anuman ang mga ibinibigay sa iyong karakter at paniniwala, naniniwala ka na kakayanin mo ang mga bagay o task na ito. Sunod, pagsasaloob. Ang pagsasaloob, ito ay masasabi kong sinasaloob mo ang mga bagay na ibinibigkas mo.
na kung ikaw ay nasa eksena, dapat bigay na bigay ka. Dapat nakikita mo na ang pagsasaloob mo, nararamdaman ang mga emosyon na iyong binibitawan, na iyong sinasabi. At katulad lamang yan ng buhos ng emosyon. Sa buhos ng emosyon, para sa akin, isa ito sa pinaka-importante katangian ng pag-anak. Dahil sa buhos ng emosyon, kung ikaw ay nagagalit, kung ikaw ay natutuwa, kung ikaw ay umiiyak o nasasaktan, makikita mo sa buhos ng emosyon sapagkat maaaring madala ang mga nanunood dito. Ang buhos ng emosyon ay isang paraan upang sabihin na ikaw ay isang epektibo na tauhan na gumaganap kung nakikita mo sa mga manonood na sila ay nabibighali sa iyo o sila ay nadadala sa iyo base sa iyong emosyon. At ang pakiramdam at pagkakaisa. Ang pakiramdam at ang pagkakaisa, matuto kang makiramdam kung ano nga ba ang nasa paligid mo. Matuto kang makiramdam kung sino ang nasa iyo. At ang pagkakaisa, dapat mayroon kayong pagkakaisa dahil naniniwala ako na pag may pagkakaisa ang isang grupo o ang nagdudula o sa isang dula mayroon kayong pagkakaisa, naniniwala ako na magiging mahusay, magiging maganda ang inyong ginagawang dula. At ang sunod po ay ang tinatawag na kalinawan at katiyakan. Para sa akin, ang kalinawan ay dapat ang mga binibigkas mo ay malinaw at naiintindihan. At ang istorya ay dapat malinaw na kung saan ito talaga ay naiintindihan ng mga nanonood. At ang katiyakan, nakatitiyak ka na ang bawat bagay na ginagawa mo, na bawat aksyon na ginagawa mo sa isang dula, ay nakatitiyak ka na ito ay makakapagbigay ng kasiyahan sa mga manonood. Ayan, siguro nakuhan niyo na po ang katangian ng pag-anak. Ngayon naman, pumunta na tayo sa sangkap ng sining. Ang unang sangkap ng sining, ito ay ang espasyo o space. Ito ay direktamenteng elemento ng arkitektura ang espasyo. Dahil bilang pang-espasyong sining, dito dumedepende ang gamit nito. Sunod, linya o line. Itinuturing din itong isang omnipresenteng elemento na napakadinamiko ang puwersa sapagkat ito ang humahatak sa paningin kapag minamasdan ang obrang sining. Sunod naman ay ang hugis o shape. Ito ay isang hugis o ang isang hugis ay ang isang anyo ng isang bagay o panlabas na hangganan. Maaring balangkas o panlabas na ibabaw. Taliwas sa iba pang katangian tulad ng kulay, pagkakayari o uri ng material. Sunod ay ang tinatawag na tunog o sound. Ito ay ang ingay na narinig mula sa huni ng isang hayop o maaaring ito ay ang tinig ng tao o indayog ng musika o awitin. Ito ay isang uri ng tunog-alon o sound waves na nararamdaman ng ating pandinig. Sunod, hipo o salap o tinatawag na texture. Ito ang elementong panglaing umaapila sa pandama o panghipo sapagkat kalidad o katangian ito ng ibabaw ng anumang bagay. Maaaring ito ay makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis o makapal, mapino o mahibo. At maaaring ang pangunahing batayan ng tekstura ang medyo. Kung sa tinta naman, makinis ang watercolor, magaspang ang olio o oil. Isunod naman natin
ang kulay o color. Ayon kay Webster, ito ay isang phenomenon na liwanag o perception visual na nagbibigay tulong sa paningin para mapag-iba ang magkaparehong bagay. Sunod, kilos, galaw, o movement. Ang kilos ay isang uri ng di-verbal na komunikasyon o di-boses na komunikasyon kung saan ang mga nakikitang pagkilos ng katawan ay nakikipag-usap ng mga partikular na mensahe, alinman sa lugar o kasabay ng pagsasalita. Kasama sa mga galaw ang paggalaw ng kamay, mukha o iba pang mga bahagi ng katawan. At ang sunod, ritmo, indayong ay yung iyo o tinatawag na rhythm. Ang ritmo sa pangkalahatan ay nangangahulugan isang kilusan na minarkahan ng kinuntrol na pagkakasunod-sunod ng mga lalakas at mahina na elemento ng kabaligtaran o iba't ibang kondisyon. Ayan, siguro nakuha niyo na ang aking topic. Uulitin ko po, ang walong sanigay ng kilos, ito ay ang kilos, hampas, hagupit o hataw, suntok, tulak o diin, pilipit, lutang, tapik, dulas at wisik. Sa katangian ng kilos naman, bilis, bigat at direksyon. Sa katangian ng pagganap, pagiging panatag, katapatan at paniniwala, pagsasaloob, buhos ng emosyon, pakiramdam at pagkakaisa, kalinawan at katiyakan, at sa sangkap ng sining, espasyo, linya, hugis, tunog, hipo o salat o texture, kulay, galaw o kilos, at higit sa lahat ang indayong ritmo ay yung iyo o tinatawag na rhythm. At pagkatapos po nito, panoorin niyo po ang aking monologo tungkol sa pinakamamahal kong si Baby. Maraming salamat po. Sana ay may natutunan kayong aral patungkol sa aking topic na ibinigay sa inyo. Sa muli, ako po si Jeremiah Iubra, nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino at mag-aaral ng Catanduanes State University at ako ay third year na po. Maraming salamat po. Isa siyang tinik! Oo! Oh, isa siyang tinik sa aking nalimunan. Nag-iisip kami ang paraan, Pilipi. Kami ay magtatag. Isang gabi, alas 12 na nakakulad sa ilalim ng punong na balete o punong ng balete. Doon ko inaantay at pinagamangalis din. Mukhang may topic lang. Inatay ko pa na isang oras. Tibin? Ay, isang sasitin. Bakit hindi na tuloy po? Ano nangyari? Sa isang bayarang dumating.
Biglang bumuha ng bumuha sa aking bundok. Bakit sa bayan ang babae malintin? Bakit? Hindi. Hahanapin ko si Lintin. Hahanapin ko siya. Tumakas ako sa akin at lumuwas na bihira. Pagdating ko sa Manila, nagtanong, nagkikusap ng kanta, nagkikusap sa mga gaya, sa mga beta, sa mga makabuluhang video, e-learning material ang inyong natunghayan sa ating channel, Dr. Jovert Vlog. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik. Kung inyo pong nagustuhan ang ating video, ay mangyari po lamang na mag-iwan ng like o thumbs up sa ating video, mag-comment, mag-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe sa ating channel. At wag po huwag pong kalilimutang pindutin ang notification bell nang sa ganun kayo po ay updated sa ating mga panibagong upload. So bago tayo maghiwa-hiwalay, nais ko ang pasalamat kay Ginoong Jeremiah Yubra sa napaka-husay na pagtalakay sa kanyang paksa. So ito po si Prof. J. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!